10 estatwa na nahuling gumagalaw. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang estatwa o rebulto ay isang bagay na ginawa mula sa isang matigas na material, lalo na ang bato o metal, upang magmukhang tao, hayop, o mythical being. Ayon sa research, ay iba-iba ang sumisimbolo sa bawat estatwa. Mayroong sumisimbolo sa kalayaan, katapangan, at marami pang iba. Ayon pa sa mga nakaugalian, ang pagpapatayo ng isang estatwa o rebulto ay itinuturing na pinakamataas na karangalan na maaaring ibigay sa isang tao o ang ideya na pinaninindigan ng tao. Kaya sa video na ito, ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga estatwa na nahuling gumagalaw. Number 10, Jesus Christ. Alam naman natin lahat, na kahit saang lupalop tayo ng mundo magpunta, na mayroong simbahang Katoliko, ay may makikita talaga tayo, na mga imahe, ng ating Panginoong Diyos. Alam din natin lahat, na ang imahe ng ating Panginoong Diyos, ay hindi naman talaga gumagalaw, at wala itong buhay. Pero sa kuha ng isang cellphone camera, ay hindi lang basta imahe, ng ating Panginoon, dahil gumagalaw pa mismo, ang mga mata nito. Makikita nga natin dito sa video, na kuha ng isang cellphone camera, ang pagmulat, at pagpikit ng mga mata nito, at kitang-kita rin, kung paano ito tumingin. Ayon sa mga report, ay maraming tao ang nagsasabi, na ito raw ay totoo. Pero mayroon din naman na mga tao, ang nagsabi, na ito daw ay gawa-gawa lamang, at walang katotohanan. Pero ikaw, ano ang masasabi mo dito, sa nabidyohang estatwa na ito, ng ating Panginoon, na gumagalaw? Number 9, Snow White Statue. Ang Snow White and the Seven Dwarfs, ay isang 1937 American animated, musical fantasy film, na ginawa ng Walt Disney Productions, at ni-release ng RKO Radio Pictures. Si Snow White ay isang mabuting prinsesa, na kung saan siya nga noon, ay inalipin at nimalupit, ng kanyang Ingeterang madrasta, o stepmother. Ayon sa mga report, sa isang parke sa bansang Mexico, na mayroong statwa, ni Snow White and the Seven Dwarfs. Ayon sa mga balita, ay maraming tao ang nagsasabi, na ang statwa daw na ito, ay gumagalaw. Ayon sa mga report, ay makikita nga sa video na ito, kung saan ang mga lalaki na ito, ay gumagawa ng paranormal investigation, at busy sa pagre-report. Subalit nang tinutok na ito ng cameraman, sa kanyang kasamang reporter, na itinuturo si Snow White, ay bigla na lamang gumalaw, ang mga mata nito. Dahil sa sobrang takot, ay ayon sa mga report, nagsitakbuhan palayo, ang mga tao dito. Ayon sa ilang mga paranormal expert, ay mayroon daw kaluluwa, na hindi na makalabas, sa loob ng estatwa, ni Snow White. Pero kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo, o opinion mo dito? Number 8, Jesus. Ayon sa mga report, ang video na ito, ay kuha sa ibang bansa. Ito ay isang prosesyon, kung saan ang mga imahe ng Panginoon, at iba pang mga santo, ay inililibot ng mga tao, sa kanilang lugar. Samantala, ayon sa mga balita, ay sa kalagitnaan ng prosesyon, laking gulat ng mga tao, nang biglang gumalaw, ang isang imahe ng Diyos. Mapapansin natin sa video, na gumalaw ang ulo nito pataas. Ayon pa sa mga report, ang video na ito, ay aksidente lamang, na nakunan ng kamera. Kaya nung napansin at pinanood na, ang kuha ng kamera, ay laking gulat daw ng mga tao, na nakapanood sa video, dahil totoo nga ang paggalaw, ng imahe ng Panginoon. Subalit ayon naman sa iba pang mga balita, ay maraming tao ang nagsasabi, na nakokontrol lamang daw, ang imahe na ito, dahil aksidente lang, na nakunan ito ng video, sa isang prosesyon, noong 2019. Ayon pa sa ilang mga tao, na nakakita at nakapanood ng video, ay posible daw, na meron itong pandaraya. Pero ayon naman sa iba pang mga report, at pananaliksik, ay wala itong halong pandaraya, dahil maraming tao ang nagpatunay, na ito ay totoo, at ipinacheck pa nila ang estatwa, o imahe na ito, ng Panginoon. Para sa'yo, ano ang masasabi mo, sa video clips na ito? Number 7,
Egyptian statue. Ayon sa mga report, ang video na ito ay kuha sa isang museo. Ang museo ay isang gusali, kung saan inilalagay at ipinapakita dito ang mga bagay na may historical, siyentipiko, masining, o kultural na interes. Pero ayon sa mga balita, ay mayroong estatwa na gumagalaw at ito ay makikita sa Manchester Museum. Ayon sa mga taong nagbabantay sa museo, ay noong una ay hindi pa nila ito pinapansin. Pero isang araw, ay nagtataka na ang mga nagbabantay sa museo dahil nag-iiba palagi ang posisyon nito, kaya madalas din ang kanilang pag-ayos dito. Subalit noong huli, ay hindi na mapakali ang mga taong nagbabantay sa museo dahil ang isang estatwa na ito ay para daw gumagalaw ng pusa. Kaya hindi nagtagal, ay ayon sa mga report, ay nagdesisyon na ang mga taong nangangalaga sa museo na lagyan na ng kamera ang estatwa na ito. Kaya naman laking gulat nila nang mapanood at makita ng kanilang dalawang mata ang estatwa na ito sa museo na pusa nga na gumagalaw. Sa tingin mo, totoo nga kaya na gumagalaw ito ng pusa? Panoorin natin ng mabuti ang video clips na ito. Number 6, Madonna and the Blood. Ayon sa mga report, ang imahe ng Birheng Maria na ito ay lumuluha ng dugo at hindi lamang daw ito nangyari ng isang beses, kundi ito ay nangyari na ng 38 beses. Ang imahe ng Birheng Maria na ito ay pagmamay-ari ni Rosana Mendoza Frias at patuloy daw sila nagdadasal dito dahil sa mga himala na ipinapakita nito. Para sa ating kaalaman, ay may ganitong pangyayari na rin ang naganap sa isang lugar sa Pilipinas kung saan ang Birheng Maria ay lumuluha rin ng dugo. Pero ayon sa mga report, ang pinagkaiba lang nito sa nangyari sa Pilipinas ay totoong dugo daw mismo ang lumalabas dito at maraming beses na daw ito lumuha ng tunay na dugo. Para mapatunayan sa lahat na lumuluha nga ang Birheng Maria ng tunay na dugo, ay kinunan pa ito ni Rosana ng video kung saan nakita nga ito na lumuluha ng dugo. Ayon sa mga report, ay kinausap ng isang media sa ibang bansa si Rosana, ang nagmamay-ari ng Birheng Maria. Ayon sa kanya, ibinigay lang daw ito sa kanya nung siya ay mayroong karamdaman. Ikaw, sa tingin mo, posible nga kaya itong lumuluha ng tunay na dugo? Number 5, Sai Baba Statue. Si Sai Baba, o mas kilala sa tawag na Shirdi Sai Baba. Ayon sa mga report, ang estatwa na ito ay isang Indian spiritual master. Si Sai Baba ay isang totoong tao. Ipinanganak daw ito noong September 28, 1838 at namatay noong October 15, 1918 sa bansang India. Ayon sa mga kwento, si Sai Baba ay mayroong rebulto kung saan maraming tao ang nagdarasal dito. Ayon sa mga report, isang gabi ay nakita sa CCTV camera ang estatwa niya na nahuling gumagalaw ang kanyang balikat at dibdib na parang humihinga. Makikita rin natin sa video na dahan-dahan na gumagalaw ang kamay nito. Dahil sa mga pangyayaring ito, ay kumalat ang video na ito sa iba't ibang social media platform at maraming tao ang pumunta dito para makita ang di umano na mapaghimalang estatwa ni Sai Baba. Ikaw, para sa'yo, ano ang masasabi mo dito? Number 4, The Living Statue. Ang The Living Statue, o mas kilala sa tawag na The Molinere Underwater Sculpture Park. Ang mga estatwang ito ay matatagpuan sa kailaliman ng karagatan ng Caribbean Sea. Ayon sa mga report, ito ay ginawa noong 2004 ng isang British sculptor na si Jason Dekers Taylor. Ayon sa mga kwento, ay marami ng mga tao ang lumangoy dito upang makita ang ganda at kakaibang mga estatwa na ito na makikita sa ilalim ng dagat. Ayon sa mga balita, ay sa hindi makapaniwalang pangyayari na ang isa sa mga estatwa na ito ay bigla na lamang nagmulat ang mga mata. Ayon sa mga report, ay nakita ito ng isang scuba diver at sa sobrang gulat at takot daw nito, ay mabilis ito nag-ahon mula sa ilalim ng dagat. Nang siya ay tanungin
ay ayon sa kanya, habang siya daw ay lumalangoy, para libutin ang mga estatwa, ay sa hindi niya inaasahan, ay bigla na lamang daw nagmulat, ang mata ng isang estatwa, at nakatitig pa sa kanya. Ayon sa kanya, dahil sa sobrang takot, ay mabilis daw siya nag-ahon sa dagat, at hindi na muling sumisid pa dito. Ikaw, sa tingin mo, ano ang masasabi mo sa larawan na ito? Number 3, Virgin Mary. Ayon sa mga report, ang video na ito ay kuha sa loob ng isang simbahan sa St. Charbel's Catholic Church sa bansang Australia, kung saan makikita sa video ang paggalaw dito ng isang painting. Ayon sa mga nakakita ng paggalaw nito, ito daw ay merong sinasabi dahil bumubuka ang bibig nito. Ayon pa sa mga report, ay dalawang tao ang kumuha ng video dito at napansin nila na parehas lamang ang nakunan nila at saktong-sakto ang pagbuka at paggalaw ng bibig nito. Ayon sa kanila, matapos nila ito makunan, ay ni-upload nila ito sa social media at dito nga ay pinag-usapan ito at umani ng maraming komento. Samantala, ayon sa mga report, ay maraming tao ang nagsasabi na ito daw ay isang himala. Number 2, Blinking Buddha. Ayon sa mga report, ay may ilang mga estatwa ng Buddha sa Pusian Service Center ng Kuala Lumpur, Malaysia, ang nakita na gumagalaw ang kanilang mga labi, kumikislap, gumagalaw ang kanilang mga dibdib at kamay, at naglalabas ng liwanag. Ayon sa mga report, ay maraming tao ang nakakita nang nagsimulang gumalaw sa silid ang mga estatwa ng Buddha. Ayon sa mga nakasaksi, una nila nakita ang mga labi ng isang Buddha statue na gumagalaw at ang dibdib nito ay gumagalaw din na parang humihinga. Pagkatapos ng pangyayari na ito, ay ayon pa sa mga nakakita, ay bigla na rin gumalaw ang mga labi ng iba pang mga estatwa ng Buddha at ang ilan pa daw ay patuloy na kumukurap at kahit na ang kanilang mga daliri ay pataas at pababa. Ayon sa mga nakakita ng pangyayari na ito, ay sinabi nila na bago ginalaw ng mga estatwa ng Buddha ang kanilang mga bibig, ay sinabi ng ilang mga saksi na nakakita sila ng sinag na pumapasok sa mga estatwa at bigla daw gumalaw ang mga estatwa na parang na-inject ang buhay. Pagkatapos ng mga pangyayari na ito, ay marami pang nasaksihan ang mga tao dito na hindi kapanipaniwala na mga pangyayari sa ginawa ng mga estatwa ng Buddha. Ayon sa mga report, ay wala pang nakapagpaliwanag sa mga video na ito na nagpapakita ng paggalaw ng mga estatwa ng Buddha. Number 1, ang imahe ng Panginoon. Ayon sa mga report, ay may isang imahe ng Panginoon na di umano ay gumagalaw ang mga mata. Base dito sa kuha ng isang cellphone camera, ay makikita talaga natin kung paano gumalaw ang mga mata nito at kung paano nagbuka ang mga bibig nito. Nang na-upload na ito sa social media, ay iba-iba ang opinyon ng mga tao dito at iba pang mga sekta. Ayon sa mga report, ay maraming tao ang nagpapatunay at nagsasabi na ang kuha ng cellphone camera na ito ay totoo. Ngunit ang ilang mga tao naman ay hindi naniniwala dito at edited lamang daw ito. Pero kung ano man ang kanilang paniniwala at prinsipyo, ay hindi natin sila masisisi at kailangan natin ito e respeto. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ikaw, sa tingin mo, totoo kaya ang mga pangyayaring ito? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next video.